guys. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Kumusta ang buhay? Ito na naman si ate niya na maingay, guys. Gusto ko lang, guys, na ipakita sa inyo, i-share yung mga pinagkagastusan ko na walang kakwenta-kwenta, guys, na yung bang ang advice ko lang sa inyo, guys, ng mga OFW na huwag kang masyadong ano, yung pang ma-addict sa mga gamit na hindi naman totoo, na hindi mo rin pakinabangan, di ba? Kaya ito ako, yung nasasayang na yung pera mo, guys. Kaya ngayon wala akong perang pauwi kasi nauubos sa kabibili ng walang kwenta ang gamit. Ito, guys, yung ipon ko na ipamigay ko sa mga friends, sa mga bata doon na pag-iawis ko sana kayo. Ito yung ginagawa ko. Ito yung ginagawa ko, guys. Oh, ako ang gumagawa nito. Gusto ko ito kasi. Pero ito yung isa. Ito yung ginagawa ko, guys. Yan. Paris. Magbigay ako. Mag-giveaways ako sa mga bata doon, guys. Yan. Ito ganyan. Isang ganyan. Isang bata, isang ganyan. Tapos dagdagan ko pa, guys. Ito pa yung binili ko na hikaw ko, guys. Ang laki-laki. Binili ko sa Turkey yan. Ang laki-laki. Tapos ito, tingnan nyo, yan, ibibigay ko pa to, ibibigay ko yan, magbigay ko sa mga babae, isang ganito, isang ganyan na malaki at saka isang ganito. Tapos dadagdagan ko pa yan kung may pera pa ako. Tapos, ito yung ano, yung hikaw ko na ano, na tatapon ng amo ko, pero paano to, passion, to guys, yung sinusuot ko dati, yan, pang-aray. Pang party. Pero ito luma na sa kanya, ayaw na niya to eh. Kasi wala na yung mga Paris, sayang, wala yung mga Paris. 'Di ba? Ito ang ganda-ganda, guys, yung ginawa ko, ang cute. Ito yung mga pang-baby. Yan, ito pang-baby, dalawang bata. Marami pa akong gagawin diyan kasi binili ko 'yun mura lang. Ito, ayan, tatlo. Ay, kulang pa pala. Ay, ito, apat. Apat. Pero ito, binili ko to, guys. Nasaan kayo yung Paris nito? Bakit nawala? Ang cute ng bag ko, guys. Oh. Cute na cute. Ayan. Nakong dami kong abobot. Wala isang tunay, guys. Wala. Yung mga fashion ko lang, saka yung... Ito yung binili ko sa Turkey, guys. So, ang cute. Ano to? Yung silver. Silver, guys. Yan. Yung Paris ng damit ko na green. Ganda. Pangano? Diba? Green. Kasi may jacket ako na green. Kaya ngayon, wala na. Maliit na. Maliit na yan. Mahilig kasi ako kapag namimili din yung amo ko. Kasi ang mura dun sa Turkey, guys. Ang gandang mamili dun. Ma-addict ka sa kabibili. Kaya nga ako, sabi ng amo ko, sinasayang mo lang yung pera mo. Bili ka ng bili. Kaya, pero sabi ko, okay lang yan. Kasi dahil minsan lang naman na maging masaya ka. Diba? Tapos, itong mga ito. Ito naman. Ito binili ko pa. Ito, Paris din to. Ano, Paris din to, guys. So, pakulay ko kasi ano na, wala na, nangitim na. Dito sa Saudi ko binili to. Nung Eid, yan, may bracelet yan, may ano. Akala mo totoo to, guys. Akala mo totoo to. Doon sa, ano, doon sa Turkey is 10 elera lang. Di ba? Parang totoo, di ba? Kasi, yan o, binili ko yan. Tapos, ito yung mga mura lang, mura-mura. Yan. Ito naman yung binigay ng amo ko na Paris. Pag pumunta siya sa Makkah, binibilhan ako ng mga fashion din. Fashion. Ito yung isa ko, yung binili ko ng, ano to, 100 doon sa Turkey na putol. Ito, ano pa paputol? Paano ko yan? Ipapayos ko. Ito naman yung binibili ng amo ko na fashion. May Paris yan. Isang sing-sing, isang kwentas na ganyan. Ang gaganda sana, guys, kung totoo. Tapos, may hikaw pa yan, nawala yung isa. Ito pa yung binili kong fashion, no? Ang ganda, pang paswerte, guys. Akala mo totoo, no? 20 real lang, ay 20 anong pera nila doon? Anong pera nila ng Turkey, nakalimutan ko na. Ilera, 20 ilera, guys. Pero mahal na rin yung 20 ilera, you know? Ang ganda, guys. Gusto ko yan kasi, ano to, pang paswerte, di ba, guys? Kaso lang, pagkamalian ka nila na ikaw ay maraming pera, hindi nila alam na peke, passion lang yan. Kaya huwag nyo nang pag-interesan. Yan. Hikaw, bitin. Naku, yun yung hikaw ko na binili ko sa, dito sa Saudi.
Yan. Yan. Pero wala na. Nasawan niyo kuya, isa. Tapos ito pa guys. Ito yung binili ko yung Paris din yung isa. Sa apo ko. May Paris ito eh, na maganda. Nasaan na yung Paris niya ito? Yan. Ito guys, ang Paris niya. Yan. Tapos meron pa guys, marami pa. Ito yung mga fashion-fashion o yan. Doon sa Turkey, mura lang mga 5 ilera, ganun. 5 ilera, kung may pera ka. Yan. Dami guys. Maubos lang yung pera mo sa ka bibili na wala namang, hindi naman pakinabangan. Hindi naman pakinabangan yung hikaw ko. Ito lang yung type ko kasi ano to eh, maganda. Ewan ko na kung anong ibibigay ng amo ko na sabi na surprise niya sa akin pag uwi. Hindi ko alam. Hindi ko na ano. Tapos ito, yung binili ko na naputol ulit. Na ano, na ito pa yung binigay ng amo ko guys. Oh. Yung panggergeran. Yung kasi pag tuming pupunta sa ano, sa Makka, talagang bumibili siya ng ano, Paris-Paris gas. May hikaw, may sing-sing, pero hindi tunay. Nasira na. You know, yung pang ano, pang passion lang yan. Passion. Nawala na yung isang hikaw niya, oh. Ala, nawala pa yung isang hikaw niya. Nawala. Ito yung pang-passion, guys, na ano, panggergeran. Kung ayaw na niya kasi, binibigay niya. Ito naman yung binili ko na, wala na. Ito naman yung binili ko na, nako, binili ko dun sa Turkey na nasira, naputol kasi, yung apo niya ay sinablot niya nung nagbibiroan kami. Ito ay 200 ilera guys. Ito lang yung binili ko na medyo mahal sa Turkey. At saka yung isa, ito. 200 ilera. Silver to eh. Silver. Silver yan. Ipa, kaya nga gusto kong lumabas kasi gusto kong isuot at ano, ipalagay yan. Oh. Kasi putol. At saka ito, yung binili ko noon na sana. Yung nasira, naputol din. Ay ito. Yan o. Putol. 100 ilera. 100 ilera. Ilagay ko na lang dito yan para hindi mawala. At ipapaayos ko yan guys. Hindi naman yung tunay yan. Mga fashion lang yan. 9 point. Ano ba yan? 9. Ito. Ilagay ko na dyan. Kaya yan. Kung yung gayahe na bili ng bili na wala namang. Ay ito pala yung Paris niya. Yung Paris ng ano. Paris ng yung binigay niya na ito. Ito. Yan o. Paris-Paris kasi yan eh. Pero ito, binili ko sa Turkey to. Binili ko sa Turkey yan. Ito, at saka to. Yung mga ano, walang kakwinta-kwintang alahas. Walang, hindi naman pakinabangan. Hindi naman pakinabangan guys, kasi kaya nga, sayang lang ito. Kung inipon ko to, di ba? Kung inipon ko to, marami na akong pera guys. Eh wala, hindi ko inipon. Hindi ko ginamit yung utak ko na kailangan mag-ipon ka din. Ito yung pamimigay ko sa mga bata. Pamimigay ko sa mga bata yung mga fashion-fashion nila. Wala na. Wala na guys, ubos na. Pwede ito nang ubos ang mga pera-pera. Oh, gaya nito, di ba? Ang dami. Kompleto yan. Oh. Sing-sing ng mga bata, bibili ka ng ganito, mga 16 real dito. Magkano na sa Pilipinas yung 16 real dito, di ba? Or 15. O, mahal na yun. O, hanggang nawawala lang yung iba. Yan. Ito ilagay ko kasi ito. Ano to guys? Meron pong binili sa Turkey na isang hikaw na 40 ilera. Hindi ko na makita eh. Kung saan na yun. 40 ilera. Nawala ko yung isa. Oh, nasaan na kaya yun? Nawala ko yung isa. Ang cute pa naman yun para sa baby. Para sa ako ko sana. Wala na eh. Nawala ko yung isa. Wala. Sayang yun. 40 ilera yun guys. Magkano na yung 40 ilera? Ay hindi ah. Hindi 40 ilera yun. Parang ganito siya guys. Parang ganito. Pero hindi ito. Ito kasi ito. Itong yung tag-tag. Tag 10 real dito sa Saudi. Mura lang yan. Mumurahin. Kaya walang maiuwi si ate nyo na mamahaling puro peke. Puro passion guys. Pero okay lang yun. Basta please. Meron man lang
pangpalubag loob sa mga apo ko, di ba? Pangpasaya. Ito yung susi ko. Pangpasaya sa mga bata. Wala na. Ito kaya wala na. Wala na, guys. Yan lang ang may sishare ko ngayon. Tapos ito, guys, ipapacheck ko din sa amo kung baka sabihin niya na may kahalong gold. Nako, mahirap na. Kaya ito, pacheck ko din siya kanya bago ko uuwi. Nasaan na yung hikaw ko? Wala na. Yan ang hikaw ni Ate Lydia. Yung ipon niya ng 7 years. Na wala. 7 years, guys, na no? 7 years na... Ayan, 7 years ako dito. 7 years and a half. Kasi pumunta ko dito 2014. Nag-start ako dito ng May. May 9, 2014. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ngayon, 21 na, di ba? Ay, hindi, wala pa. Oo, mahigit kasi. Ano yun, May? Iwan ko lang. Oh. Basta ganyan. 2014 ako nandito. Yun ang alam ko eh. Tapos ayun, guys, hindi ko alam, aray po. Grabe ang pagod ko gabi, guys. Diyos ko, hindi nyo ba alam na nagparinubit na naman ang amo ko. Tingnan mo naman. Huh? Yan. Tingnan nyo. Yan. Yan. Sa tubyot. Diyos ko, alam nyo ba yan? Mahimatay ako sa dubyot. Imbes na sabi ko, makapahinga na ako, sabi ko, makapag-rest ako kahit one week. Wala, guys, yan o. Papinturaan niya lahat to, guys, ng white. Sabi ko nga sa kanya, sa tagal-tagal ko sa'yo, ngayon ka lang nakaisip na magpaganda, hindi ko natikman ang tumira sa magandang bahay na maayos. Sabi ko sa kanya, maganda naman yung bahay niya. Pero noon, sabi ko, kahit tagal-tagal na niya palang plano, ayan daw sa labas. Nakasusi dito kasi, ayan, nandun yung ibon, oh. Kumakain doon sa nilalagay ko. Makita nyo ba yan? Yung ibon doon, oh. Kinakain niya yung binibigay kong pagkain niya. O, tinitingnan niya ako. Nakatingin. Patayin ko yung ilaw doon. Sabi ko, sa tagal-tagal ng panahon, sabi ko, ngayon ka lang magpagawa ng bahay na maganda. Sabi ko, kasi yan ang pangarap ko, guys. Na magkaroon na, magtira ka ng magandang bahay para malinis. Yan o, pinabakbak niya yan o. Pinabakbak. Tignan niyo ang dumi. Ito, guys, pa. Yan. Yan, pabago niya lahat yan. Tapos nagbili siya ng dito sa labas. Yung pinaglagyan namin ng mga dumi. Yan. Yan ang bagong style ng kabinet. Ang ganda o. Tignan niyo, guys. Dito namin nilagay lahat yung mga hindi na magagamit. Yan, oh. Ganda, guys. Ganda. Ito yung plano niya. Yan. Pwede mong isarado yan. Hulaan niyo kung magkano yan. 960 real. Yan. May binayari niya kahapon. Pero madali lang mailagay. Yan, ang ginawa namin. Nag-overtime kami kagabi, guys. Yan. Nag-overtime kami lahat ng kalat dito. Ilalagay na lahat sa loob. Yan yung ibon. Patayin ko muna to. Ay, nako, yung malunggay ko. Buhay na buhay na. Ang iiwanan kong alaala sa amo ko. Ano naman kayang ibibigay niyang alaala para sa akin? Alam, laki na, oh. Ngayon pa naman napauwi ako. Ngayon ang gumandang malunggay ko. Tingnan niyo, guys, nabuhay. Malunggay pa, may pag-asa pa. Tayo pa kaya ng mga tao, di ba? Oh. May pag-asa pa yung malunggay na mabuhay. Tayo pa kaya ng mga tao habang kumikilos ka. Kailangan huwag kang mawalan ng pag-asa kasi nandiyan mo. Yan, oh. Buhay na buhay ang malunggay ko. Tingnan nyo na yung pagkain ng ibon ko. Wala na naman. Gagawa na naman ako ulit. Yan, oh. Ganda. Pwede nang ulamin. Pwede nang ulamin. Marami pang gagawin sa loob, guys. Marami pa akong gagawin. Pupunta pa ako doon na mga, yan, ilalagay lahat niya. Ang ganda yung binili niya, yung pinagawa niya. Yan. Yung cabinet na cover niya ay plastic na makapang. Yan. Yung mga
kami. Mga dugyot. May sobra pa na plastic. May pa. Yung papalitan niya ng cover, yung red. May kutsilyo pa dito. Hindi pa natatapos ang obligasyon mo, Lydia. Kailangan pang trabaho pa. Ako nga guys, hindi na ako makahinga sa sinus ko guys. Sa alikabok, sa lahat-lahat na, grabe. Kagabi, nag-steam na naman ako kasi grabe, hindi ko kaya. O yan, ang labahan ko guys. Sira pa ang makina. Sira pa ang washing. Yan na, lahat. Yan, inayos ko na lahat guys. Maganda, ganda na yan. Dalawa, o yan, yung mga sobrang gamit, nilagay ko na lahat yan. Bumili siya ng bago. Lahat ng cabinet niya guys, kailangan may bumili siya ng mga kahon-kahon na plastic na ganito, pero malalaki. Yan, pinartip ko na lahat yan, panty, bra, lahat maayos na guys, hindi ko alam. Sabi ko nga sa kanya, nako, ewan ko sa kanya, ito yung gamit ko, parang kawawa, dito ko nilagay kasi yun, malikabukan. Malikabukan. Ito yung bag ko na gagamitin ko, ma'am. Bukas. Ay, nung bukas. Nako, talaga na umiyanin ako. Yan. 64 kilos ang kailangan na dalahin na gamit. 64 kilos. Kailangan yung dalawang maleta mo, 32. Tapos yung hand carry, 7 kilos lang, guys. Yun lang. Kaya masaya na ako, guys, kasi kahit papapagod ako, okay lang kasi alam ko na may awang Diyos pag-uwi ko sa Pilipinas. Wala nang rest guys. Kailangan. Pagdating mo sa Pilipinas, may awang Diyos. Tapos na yung quarantine. Agad magtrabaho ulit. Magplano sa ibang pamumuhay. Mag-move on ka. Bagong pamumuhay ng Pilipinas. Kailangan mag-isip ka kung ano yung pwede mong itulong sa pamilya mo. Kahit lang pagtanim ng mga gulay. Yun ang pangarap ko guys. Magtanim ako ng mga gulay. Kaya dinala ko lahat yung mga seed na nilagay ko sa karton ko. Sa cargo. Yung mga melon. Lahat-lahat na nandun na lahat. Papaya. Kung ano yung hinipon ko dun ng mga ano. Lalo na yung lemon guys. Ang dami kong nadala sa Pilipinas. Sana mabuhay yun at papakita ko rin yun sa inyo kung ano yung sakripisyo ko na inipon dito guys, na ang dami-dami ganyan. Kasi may mabubuhay din yung mga inipon ko na mga kamatis, hindi mo alam kung sabagay, sabi ko I'm sure na mabubuhay yun kasi yung inumpisan ko dito guys hindi nabuhay, yung ginawa ko na pinakita ko sa inyo na papaya hindi tumubo kasi nilagay ko yun sa freezer noon. Kasi ang plano niya, kainin niya yun. Nagamot niya yung buto ng papaya na hinog. Ngayon, hindi naman niya kinain. Kaya sabi ko, binabad ko sa tubig ulit. Siguro, namatay na kasi na-freezer yun eh. Kaya hindi na nabuhay. Pero okay lang kasi sa Pilipinas, marami namang papaya, di ba? Pwede kang bumili ng hinog. Tapos, kasi gusto ko dun guys, marami kong tanim na para malibang ako guys. Hindi ka maboring. Kahit wala kang pera, basta marami, maganda yung ano mo, maganda yung garden mo, gaya ni Promdi, diba? Tingnan nyo si Promdi, Promdi, ang ganda ng bakura niya, malita yung bahay niya guys, yung isang sikat na vlogger na ngayon, idol na idol ko rin yun, pinapanood ko si sister na yung ako kasi guys, kapag naalala ko yung mga plantito na yun, na magagaling na yan, si Kabay, ang galing niya magplant, oh, diba? Si ano, yung lalaki na si Kabay na laging tumatawa. Idol ko rin yan, pinapanood ko din yan guys. Lahat, basta yung mga, yung nasa Amerika na ganun, nakalimutan ko na sister na yon, yung English speaking, sila Moji on Air, USA yan. Idol na idol ko yan kasi ang dami nilang mga plant. Nakakaingit guys, nakaka-inspire talaga yung mga, yan ang hili ko guys, mula nung pinanganak ako. Mula nang lumaki na ako guys, may sarili akong garden. Nung grade 6 na ako guys, nagtitinda na ako ng mga gulay-gulay. Wala akong, tatay ko walang problema sa allowance ko. Pag Sunday at Saturday, magtitinda ako sa kanto ng halo-halo. Yun ang business ko guys. Walang hiya-hiya. Makapalang mukha nito guys. Makapalang mukha yan. Pag business, asawa ko, pag may party dun sa amin, sa lugar namin, yung sayawan na ganun, or may mga
mga pasayaman, ganun, lalo na sa community center. Nagtitinda ko guys ng mga balot, candies, lahat-lahat na. Sabi na sa ako, hindi ka nahiya. At ano ko nahiya? Bakit ako mahiya? Hanap buhay yan, malinis. Eh ang nakakahiya yung makilalaki ka, hihingi ka ng pera sa lalaki, di ba? O gamitin ko yung katawan ko na maghingi ng pera. Yan, sarili kong sikap yan, di ba? Yan ang buhay na atiligyo, yung makapal ang mukha. Makapal yan. Kaya hindi ako natakot guys. Kaya kong maghanap ng piso. Kahit 10 piso lang yung pera ko, wala akong bisyo, di ba? Wala, hindi ako maninigarilyo. Hindi ako magsugal. Ayoko yan. Ay, wala akong bisyo, wala akong pagkagastusan. Ang pagkagastusan, load ngayon ang problema ko. Yan lang ang problema ko guys, load. Kasi kung wala akong pera, wala akong load, hindi ako makapanood sa inyo. Yun. Kaya yun lang ang gusto kong masuportahan ng anak ko guys. Yun lang lagi yung kinakausap ko siya. Sabi ko, pag uwi ko anak, wala akong sahod. Please support my YouTube channel na para magkaroon ako na